Welcome to another episode of PTV Sports Chat. For today, we have a very special guest, a former PBA player, one of the big men of the 80s. Please welcome Mr. Santiago Sonny Cabatu. Hello. Sir, thank you. Now's my time to with you kasi the last time na magkasama tayo, masyado kayo nag-enjoy sa kwento niyo. Hindi ko kayo may storbo nun. Parang excited din ako nagkakwento sa mga naging ka-teammate ko, yung mga kakilala ko kasi almost 35 years na yata hindi kami nagkita eh. Oo, sir. Pero yun nga, naririnig ko lang kahit ako, may nangyari palang ganyan. Kaya I wanted you to myself this time around. Ako naman muna magtatanong, ibagkwentuhan sa inyo, sir. Well, unang-una, thank you dahil invite mo ko rito para hindi naman porkit magpapaliwanag. Gusto ko rin yung nakikita pa rin ako ng mga yung nakakakilala sa akin, yung mga nagugustuhan yung paglalaro namin. Saka mas marami rin yung nainis sa akin. Dahil mga team natin, kami yung dumidepensa ng import sa magagaling na player. That's why. Pero sir, bago doon, kumustahin ko muna kayo. Ano ba latest sa inyo? Ang narinig namin yung pangalan nyo through your son, si Junjun, si Christian. Pero kayo naman po, ano po yung pinagkakaabalahan nyo ngayon? Well, depende. Jack Olmold Trace eh, dahil hindi naman tayo nag-graduate, hindi tayo natuloy nag-graduate because na PBA kasi ako. So nag-ipon ako, nag-business. Tapos nung na-shoulder ko na yung pag-aaral ng mga anak ko, may konting negosyo rin sa mga build na gym. Ganun. May contractor din ako, mga contract, nangungontrata rin kami. Yun, yung because of the connection din, dahil nakakakuha ka ng kontrata kasi kung wala kang na-connection o kaibigan o hindi maganda yung relationship mo sa ibang tao, mahirapan ka rin makakuha. Kaya yun yung inalagaan ng bilang kilala ka. Eh sa si Junjun, kumusta na? Parang biglang nag-quiet. Kasi alam ko, he's still active in basketball, pero parang biglang nawala. Well, parang biglang nagsawa eh. Dahil maganda na laro niya sa Inebra eh. Kaya lang, nung bandang uli, biglang dumating yung Hatfield. Kaya nabawasan yung time niya, tapos habang nakaupo, nawawala yung kumpiyansa niya, hindi katulad nung panahon namin, ay hindi ako pwede mag-retire, malakas pa ako. Kailangan doubling ko yung practice ko para masapawan ko yung mga nagagamit na player. Yun yung mga kulang ng, hindi ko naman sinisisi yung mga anak ko, yun yung kulang ng mga bata na lumaki dito sa Maynila na kasi ako lumaki sa probinsya kasi kaya yung hard work na pumapasok pagdating sa sports yung basketball. Sir, yung naalala ko nung pag nabasok sa dyaryo, you were one of the dominant big men in the amateurs. Can you run us through, how was it in the amateurs? How was your amateur career? Well, lately nga ako nag-basketball eh. Second year college na ko eh, sa University of Northern Philippines sa Bigan. So, nung nakuha ko for second year ako, so the age of 18 siguro, 19, na-select ako sa University of Northern Philippines and then we represent Ilocosur because ang liga nung araw, Iraa, including Baguio noon. Baguio, Dagupan, Pangasinan, Lawag. Sa Baguio ginawa. So we represent Ilocosur. Sampu lang ang player bawat team. So nung naglalaro kami doon, na-scout ako ng coach doon, baka hindi mo na nabutan si Coach Abubo. Tapos, itong one sem ako sa Baguio, actually, hindi ako nakita naglaro ni Coach Nick eh. Oh, hindi ako nakita. Nakita lang akong magandang height siguro. Para. Tapos may kinukuha silang player na magaling, si John Ramos. Nakasama ko sa greatest. Yeah. Eh, hindi nila nakita. Nakita ako naglalakad. Hindi ako nakita. Inoperan ako. Gusto niya bang maglaro sa Maynila, sabi. Actually, dalawa kami. Hindi ko alam yung pilyado. Tagay-Ilocosur din. Tapos, kinuha kami sa Masagana 99 kay ni Ding Panganiban. And then in-enroll ako sa UPSBA. Oh. Doon nag-start. And then nung after 2 years, pumasok yung finals yung Mika. Naglaro ako ng Jagdin Solid Mills kay Undercoach Canson naman. Kalaban namin yung Upcore. 1981 na Mika Games na. Huling Mika na yon. Tapos na disband. Kaya yung bats ng Upcore noon, si Terry, si Yoyoy, si Nadiang Cristobal, si Padim, nagpunta sila ng PBA. Kung maaalala nyo pa, sino yung mga, I'm sure ito, ginagawa kayong parang taga-guard ng imports or kung sino man yung magaling. Sige sir, simulan natin sa mga imports.
Sino yung pinakamahirap na nagwardya nyo? Third kill. Third kill, sir? Oo. Ano bang nare-recall nyo? Di ba napikon sa inyo? Wala ba napipikon sa inyo the way you guard them? Hindi, gumagawa ka ng paraan para mainis sa'yo dahil hindi mo naman kayang guardyan mga import na yun. Iba pagka-built ng katawan, iba yung talent, iba lahat ng skill. Mahirap talagang guardyan ng import, lalo nung araw, 6'7", 6'8". Wala naman katulad ni na Brownlee Linga 6'4 lang o 6'5". Sina Norman Black, okay lang yun eh. Kunti lang diferensya yun eh. Nung araw, yung import ng Ginebra, sino ba yung kasama ni Bates, yung isang magaling rumibaw? Hackett? Si Hackett, tanong. Parang tatlong truso na yung katawan, paano makakalusot ng rebound doon? Ibang import noon, mas magagaling nun. Yun noon. Para sa akin ha. When you entered the league, yung mga big names doon was Ramon Fernandez, si Abet Gilaben, I'm sure you had your chance to guard them. Yes. First kay Sermon Fernandez, how hard was it to difficult the franchise before? Well, amateur pa lang ako. Tinira na ako nun. Magaling talaga eh. Kasi nag-exhibition practice game against Toyota Philippine team. Nasagi ko lang yung konse. Nasagi ko lang yun. Nasagi yung uncle niya eh. Tinira ko ni Ramon. Wasak yung iping ko. Punta ko siya nung wasak. Siyempre tatandaan mo yun eh. Paano, oh Ramon, pag PBA ka, hindi kita titigil. Normal as a player yun. Normal yun. Kaya pagkalaban ko dati si Ramon, kahit na nakikinig si Ramon, alam niya yon, nararamdaman niya yung istorya na yon. Na pagkalaban ko San Miguel noon, nagwe-waits ako noon. Siya lang pinagwe-waits ako. Si Ramon lang. Hindi naman ganun kalakas eh, si Abet eh. Si na John Limpot, hindi naman. Hindi naman kayo nahirap. How about si Abet? Si Sir Abet? Hindi masyado. Hindi masyado nahirap. Limited yung galaw eh. Hindi katulad ni Ramon, hindi mo alam kung saan pupunta eh. Biglang ipapas, biglang elegant siya ang tanga pa, so nakaka-insulto. Elegant siya ang tanga ni Ramon. Kakawalang kumpiyansa yung ganun eh. But anyway, Sir Sonny, I'm sorry but yun yung time, all the time, sobra na nga eh. All the time we have for you. Overtime, pero thank you so much for coming. Thank you rin. All right. Thank you everybody. We hope you enjoyed our time with Sir Sonny Cabatu. Catch us on our next episode.